Dito, mga kapatid, ako po ay naging CFD Metro Manila Resource Speaker and Advisor for SDA Apologetics. Ano po ginagawa po nun? Nag-aaral po ng doktrina at aral ng Seventh-day Adventist. Atin pong pakinggan ng isa pa pong inspiring testimony. Ano po? Ng isa nating kapatid. Siya po ay newly converted from Catholic to Seventh-day Adventist. Ang kanya pong pangalan ay Brother Lenmar Santiago. Ibigay po natin sa kanya ang pagkakataon. Ako po ay magsisimula, mga kapatid, sa isang yung kasaysayan ng aking conversion. Ako po ay dating Iglesia ni Cristo. 5 years po kong Iglesia ni Cristo at ako po ay dating mga awit. Ayan. Dati rin po akong kalihim at taga-ingat yaman. Ayan. At munti ka na nga po kong maging manggagawa o ministro sapagkat mayroon akong intensyon noon na mag-aral sa pagka-ministro. Ito na po yung journey ko. Yung journey ko, mga kaibigan, mga kapatid, sa Catholicism. Dito, mga kapatid, ako po ay naging CFD Metro Manila Resource Speaker and Advisor for SDA Apologetics. Ano po ginagawa po nun? Nag-aaral po ng doktrina at aral ng Seventh-day Adventist. Hindi ko po akalain, mga kapatid, na yung pag-aaral ko ng aral ng Seventh-day Adventist na dapat babatikusin ko, ay siya palang yayakapin ko. Mga kapatid, gusto ko lang sabihin, ang way po para ma-convert ang tao, hindi ho dahil sa kung ano paman, kundi dahil sa pagpapakumbaba. Kung walang pagpapakumbaba, hindi tayo magbabago. Ako ho, mga kapatid, ako po ay nakataas sa Roman Catholic. Kumbaga, yung aking posisyon. Ako po ay national debater ng Apologist of the Roman Catholic Church in the Philippines. Ako po ay bishop delegated na humaharap sa mga public religious debate. At isa nga po sa nakaharap ko, yung dapat nakasama ko ngayon, pero wala siya, baka nasa ibang iglesia nagsisilbi at naglilingkod, ang kapatid na Brother Fernando Camacho Jr. Siya dapat ang kasama ko sa araw na ito. No? Bagaman, ngayon maman, nandito ako, mga kapatid, para sabihin sa inyo na ako po ay nag-decide nitong nakaraan. Wala silang kaalam-alam, mga kapatid. Yung mga sumusunod sa akin, mga kaibigan ko sa Catholic Church, hindi ko sila kinausap kasi ayokong hadlangan nila ako. At ayoko rin silang makaaway. Then, tumawag ako sa elder natin. Sabi ko, Doc, magpapabaptize na ako. Yan sabi ko. Sabi niya, talaga? Paano yan? Wala tayong mga pastor ngayong December. Alam niyo, nag-isa pang problema ito. Wala tayong mga pastor ngayong December. Ang Panginoon gumawa ng daan, sabi niya. Pumunta ka ng Klaa, alam niyo yung Klaa sa Pampanga? Doon ho ako nabautismuhan, December 4 ng taong ito. Kaya mga kapatid, hindi ko po hahabaan. Kasi actually, nahihiya ko. Wala akong dalang kanta. Pero, pwede rin naman ako kumanta. Pero, sasabayan niyo ako. Okay. Kasi itong kantang to pinag-isipan ko kanina pa. Sabi ko, pag ako ang magbibigay ng testimony sa inyo, gusto ko siyang kantahin. Pero, bibigyan muna ako ng ilang ano, mga kapatid. Kasi, sa totoo lang, ako yung naiiyak nung mabautismuhan ako.
Kasi hindi ko akalain na ito, yung buong Biblia, hindi ko ba siya naaral lahat. Alam nyo, sa INC kasi, bawal magbasa nito. Diba? Bawal. Hindi ko po alam ito. Alam nyo po kung saan po ako na-convert, mga kapatid. Hindi ho sa Sabat, hindi ho sa pagkain. Na-convert ako dahil sa prophecy. Kasi ang sabi ko, walang stand ang Catholic Church sa Daniel and Revelation. Pinag-aralan ko, sino ba tong Antikristo na ito? No, pinag-aralan ko, nagtugma lahat. Pinaliwanag sa akin. At ngayon, kanina, nung ako ay nanguna sa Sabbath School kanina, kasi may Daniel and Revelation din doon, doon nagpahapi ako. Naipaliwanag ko siya. Sabi ko, praise the Lord, Panginoon, nilinaw mo sa akin na ang iglesyang ito, bunga ng katuparan ng hula. Ang iglesyang nalabi ng Panginoon na lumitaw pagkatapos ng 1,260 days na pagkakausig sa kanya ng dragon. Kaya ako naniniwala, mga kapatid. Ito, panghuli. Naniniwala ako, mga kapatid, ang ating iglesya, natupad sa kanya, siya ay sumusunod sa utos, siya ay may propeta, may spirit of prophecy. Siya ay kinakitaan ng hula. Di ba? Revelation 10, yung kay Mrs. White. Ako nung una, ayoko maniwala kay Mrs. White. Bakit? May Felix Manalo kami. Ayoko maniwala. Pero, si Mr. Felix Manalo, galing dito, sa Seventh-day Adventist. Pero baliktad kami, mga kapatid. Ako, bumalik ako. Yan. So, praise the Lord at pasalamatan natin ang Panginoon kasi nakatayo ko sa harapan nyo, hindi bilang Catholic, kundi bilang isang Adventist. Hindi po ito ang muling Sabat, mga kapatid, na aking makakasama ang ating mga kapatid. Kundi ito pa lang ay umpisa ng aking pagiging Adventist. Ang Adventum Apologetics and Bible Study ay isang self-supporting online ministry. Kaya kung kayo ay na-bless sa ating mga videos, i-follow lamang po ang ating page at i-share na rin ang ating mga videos. Sa ganong paraan, kayo po ay nakatulong sa ating online ministry. Mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel, Adventum Apologetics and Bible Study. God bless po sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.